Welcome back to my channel. For today vlogs, ay gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat po ng sumuporta sa aking YouTube channel. Sa aking pong mga subscribers, maraming salamat po at na-reach na po natin ang 500 plus. Thank you, Lord. Ayan. So, ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano ko nga ba na-reach ang 500 plus subscribers in just a few weeks. So, mag-start na po tayo. First of all, ang ginawa ko po ay minessage ko ang aking family, relatives, and friends. Sinabi ko na, oy, may YouTube channel na ako or YouTube channel na ako. At meron na akong mga na-upload na videos. At mag-subscribe kayo. Wala kayong choice kung hindi mag-subscribe. Joke. So, ayun, nag-subscribe nga sila. So, ang second kong ginawa is sinend ko or nilink ko yung aking mga videos sa social media. Andyan sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. So, isa rin po yan sa nakatulong sa akin na magkaroon ng mga subscribers. And lastly, syempre, nung una kang nagbablog, nahihiya ka pa katulad ko. Hindi syempre sanay humarap sa camera. Syempre, nung una, akala ko ang ganda-ganda lang ng vlog ko. So, syempre, matututunan mo din ang lahat. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. So, lahat ng pagkukuyat mo at pag-aaral para matutunan yung mga bagay-bagay sa pagiging vlogger. Wow, vlogger talaga. So, ayan, nagkaroon ako ng maayos at magandang content na doon talaga dumami yung aking subscriber. Kaya kapag may maayos kang YouTube videos, ano ba yan? Nagkamali si Inday. Pag may maayos kang niche or content, ay i-re-recommend yan ni YouTube sa lahat ng mga audience sa iba-ibang bansa. O di ba nakaka-overwhelm na ang daming nagko-comment sa vlog mo na iba-ibang bansa na na-appreciate nila yung in-upload mong videos. So, that's all for today vlog. Thank you so much sa lahat at sa patuloy niyong papang-suporta sa aking mga i-upload na video. So, that's all for today. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye! Ingat and God bless!